Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi ka marunong manalangin. Hindi ka marunong humingi ng tulong sa taas. Huwag mong tanggapin yan. Galing sa masama yan. May nangangailangan o hindi niyo tinutulungan. Kinukutsa niyo pa. Hindi ka marunong manali. Hindi ka nga marunong magdasal. Kaya nagkakaganyan-ganyan ka eh. Yung buhay-buhay natin nagkakaganyan. Kasi nga kulang kayo sa pananampalataya. Na, nakunting ng puso ko kanina, nadinig din yung salita ni Kapatiran Dennis. Napakaganda. Alam mo ba, hindi ko napansin sa aking sarili na ako'y naluha na. Sinabi mo pa, sis. Ay, naku, sis. Naku, totoo yun. Yung puso ko napaka-ano. Nakakahabag. Nakakahabag at the same time, masasabi ko sa sarili ko na salamat Maining, at ako'y maligtas. Maining, palimos naman. Napaka-blessed na tayo, sis. Maawa naman kayo sa akin, mga ini. Ay, nako! Napakatanda mo na. Pulubi ka pa din. Pwede ba, ate? Lumayo ka kasi kinangangamoy. Sa totoo lang, ang hirap sa atin. Hindi kami nagbibigay ng kung ano pa mang limos. Bawal diba? Yan. Bawal kasi sa amin. Tingnan mo naman ang itsura mo. Katanda-tanda na. Sis, ipagdasal mo na lang siya. Magtrabaho ka, sis. Tama. Alam mo, kaya ka nagkakaganyan. Kasi hindi ka marunong manalangin. Hindi ka marunong humingi ng tulong sa taas. Manampalataya ka sa may kapal. Natural, di ba? Tingnan mo kami. Marunong kami, meron kaming pananampalataya. Kaya maayos ang aming mga pamumuhay. Ate, pero ba kailangan mo? Marami ako niyan. Kakagaling ko nga lang sa customer ko. Huwag mong tanggapin yan. Galing sa masama yan. Huwag mong tanggapin yan. Ano masama? Kayo masama, mga hipokrita kayo! Ang sasamahan nyo! May nangangailangan, no? Hindi nyo tinutulungan! Kinukutsa nyo pa! Naku, Ining, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Tingnan mo ang pananalit mo. Sa tingin mo, maliligtas ka? Eh, mukhang... Ang sa ipin mo. Totoo. Excuse me lang, sister, ha? Siguro yung kayong tatlo yung hindi maliligtas. Alam mo kung bakit? Totoo niyo ang galit, tinatago niyo dyan sa mga mahahaba niyong damit eh. Kung ano man ang sinasabi mo, ikay aming pinapatawad na. Alam mo kung bakit? Masyadong matibil. Tatama. No, matibil ang dila niya. Kaya ngayon ka pa lang, dito ka pa lang sa lupa, pinaparusahan ka na. Sinusunog na ang kaluluwa. Wala pa, nasa lupa pa lang, sinusunog ang kaluluwa kapatid. Ay, nako, sister. Ipagdasal mo na lang. Hindi ko siya kayang tingnan. Tingnan mo ang panalamit niya. Oo nga, sister. Tama yung kasister mo. Panalangin mo na lang ako na marami akong customer, magkakapera akong marami para makatulong ako sa mga kagaya nito. Kaya kayo, tingnan natin, kita-kita lang tayo saan tayo magkita. Gusto mo sumama sa akin? Oo, pwede pa naman ako doon eh. May asip pa naman ako. Ay, yan. Marami akong customer ka, edad mo. Pero, kain muna tayo. Oh, yan ang sinasabi ko. Yan alam na. Mo, tayo'y napakaswerte. Dahil tayo na lang ang maliligtas sa mundo na ito. Senyalis na ng katapusan. Ay, naku! Ay, Diyos ko, ipanalangin na lang natin sila. Ako, nakakatakot yan. Hindi bali, alam mo, meron pa akong pupuntahan. At meron pa akong katatagpoy. At ay, mag-iingat, ha? Okay, kita tayo ulit sa susunod na linggo. Sige. Mag-iingat na lang tayo mamaya, sister. Okay, salamat. Ma'am. Sorry po ah. Pwede po ba kitang makausap? Sige. Ano yun? Ma'am, magbabaka sakali lang ako. Pwede po ba akong humingi ng advance? Babali lang po ako kasi kailangan ko po talaga ng pera eh. Yung nanay ko po kasi sa hospital. Uh-huh. Eh, wala na po talaga akong mapagkuhanan eh. Baka naman po mapagbigyan niyo ako ulit. Naku naman, Virgo. Buwan-buwan na lang. Lagi ka na lang bumabali sa akin. Hindi ka na natapos-tapos ng kababali. Eh, Ma'am, alam ko naman yun eh. Tatrabahuhan ko naman po. Kailangan ko lang po talaga kasi nagagabuhay lang po kasi nanay ko eh. Yan kasi ang hirap sa'yo. Hindi ka marunong manalig. Hindi ka nga marunong magdasal. Kaya nagkakaganyan-ganyan ka eh. Minsan sumama ka sa akin. Para at least makita mo kung ano yung mga bagay na ginagawa namin. Tingnan mo, maganda yung pamumuhay ko. Kasi alam mo yon, maayos at
Lagi ako nasa simbahan. Eh na nga, Mami. Maganda yung buhay mo. Kaya hingi nga po ako ng tulong. Pagtatrabahuhan ko naman po, Mami. Kahit konting tulong lang, pagtatrabahuhan ko. Huwag kang mag-alala, Virgo. Isa sa magandang tulong na magagawa ko sa'yo, ang ipagdasal ka. At ipagdasal ko ang nanay mo. Di bali, gagaling din yan. Ako nagsasabi sa'yo. Afternoon po, Madam. Pinatawag niyo daw po ako. Regarding po saan? Ay, oo nga, Carl. Nako, oo. Carl, yes, meron kasi akong sasabihin sa'yo. Meron akong ibabalita sa'yo sana. Pero huwag mo ikabibigla. Kasi napag-desisyon na ng management na kailangan naming magpawas ng mga tao. So, isa ka sa matatanggal. Ba't madam, bakit ako? Eh samantalang based sa performance ko, never ako nag-absent. Pangalawa, laging updated ako sa mga reports ko. Yes. Bakit hindi si Belinda? Si Belinda laging absent, laging late, tapos panibali pa sa inyo. Sandali, baka may nahong ka. Hindi ko pwedeng tanggalin si Belinda, Carl. Kasi si Belinda, kapanalig ko siya. Di bale, mabuti ka ng mga bata. Sigurado makakahanap ka rin ng ibang mapagtatrabahuan. But madam, unfair naman po sa akin yun. Walang unfair. Kasi ikaw eh, matagal na kitang niyayaya kung ikaw ba yung nagiging kapanalig at sumasama ka sa akin noon, maaari na iligtas ka. Kaya minsan, nangyayari sa atin yung buhay-buhay natin, nagkakaganyan. Kasi nga, kulang kayo sa pananampalataya. Dapat sa'yo magdasal, manampalataya. So madam, ganyan pala kayo sa mga pananampalataya nyo? Ganito yung pananampalataya. Tingnan mo naman, di ba? Kaya ikaw, ikinalulungkot ko na kailangan kita tanggalin. Wala na akong magagawa dyan, pero ito lang masasabi ko sa inyo, madam. Napaka-ipokrita niyo talaga. Grabe, kanina, ang ganda-ganda ng mga boses natin. Parang nai-imagine ko na... Parang kang anghel! Talaga ba? Huh? Ganda ng boses! Soprano! Ay, yan ay biyaya ng pagkakal sa atin. Alam mo naman tayo, dahil tayong mga banan, natural, binibiyayaan tayo ng magandang talento. Miss! Ay! 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 Kuya! Ay! Shhh! Ay! Ay! Bigay mo na! Akin yung mobile mo. Uy, naman! Nako, siya na lang yung wall niyo kasi siya naman ang banal. Siya ang pinakamayaman sa amin. Alam namin, kaya kayo din namin pinabihan eh. Uy! Ano ba? Sis, pagdadasal ka na lang namin! Kuya naman! Huwag naman ganun! Sisigaw-sigaw dyan, baka papatayin kita. Diyos ko, alam niyo ba? Hindi maganda yung mga ginagawa ninyo. Tala naman sa kapwa yan. Diyos ko, kakabaga kayo ng langit. Hindi kayo mapapatawad ng langit. Maliwala kayo sa akin. Patawad? Wala kami pakialam. Wala kami pagkakabuding ng patawad ng langit. Kasi ang importante, makuha namin yung gusto namin. Kuya naman! Ay! Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin, ha? At pagpalain... Saglit. Kilala ko kayo, ha? Ikaw yung pulubi, saka ikaw yung babaeng bayaran? Hoy! Di ako bayaran! Porke ganyan siya manamit? Inuusgaan mo na? Hindi mo ba alam magtatrabaho sa salon? Manikirot siya! Kaya marami siyang customer! At ikaw? Porket ganyan ka malamit? Mabuti ka ng tao? Tsaka yan na naman tayo sa sinabi mo dang nakaraan eh. Panalangin. Alam mo ba, sis? Ang totoong pananampalataya nang gagaling sa puso, hindi puro sa salita, kundi dapat pinapakita din sa gawa. O, tignan mo ngayon, anong nangyari? Tinulungan ka ba ng mga kasister mo? Di ba hindi? Kami ang tumulong sa'yo ng mga hinusgahan mo. Kaya ikaw, may pag-asa ka pa magbago, magsisi ka. Tsaka ikaw, matuto kang tumulong sa mga nangangailangan kasi yun yung totoong pinagpapala. Umuwi ka na. Baka ba hold up ka na naman. Tara na.